Masyado yun. Hi, Casey. Hi. Nice to see you here. Yes, nice to see you. So, ano man, ano nang update sa'yo? Namimiss ka na ng mga fans mo ngayon? Ako din, namimiss ko na rin lahat. Well, galing lang ako New York. So, it's been mga 2 days that I've been back. And hinatid namin si Frankie, yung kapatid ko, sa college. College na siya. So, ang cute-cute lang. Doon siya mag-aaral? Yes, mag-aaral na siya sa New York. And, ako tinatapos ko yung gemology ko, study of gems and diamonds, ganyan. Mm-hmm. So, masaya. Anong year mo na ngayon? Parang ano lang, parang nag, ano, may bago kong pinagkakaabalahan na nakaka-inspire. Pero yung showbiz, yung entertainment, of course, it's always there. Kailan ka daw babalik? Meron bang... Oo, ito na nga. Meron kami mga pinag-uusapan ngayon. So, dadating din yun. Mm-hmm. Of course, hindi ko naman iiwan totally ito. Mahal na mahal ko yung trabaho and yung mga fans. Mm-mm. Tapos, ano yung pagbabalik mo, ano yung mga aabangan sana, sa'yo? Sana, syempre, meron akong, kasi active ako sa digital. Syempre, lahat ng fans nakakonect sa akin sa digital. At ako rin, nalalaman ko yung nangyayari sa mga tao sa digital world. Of course, gusto kong magpelikula. And meron akong bagong endorsement na very surprising nung dumating sa akin. Kasi sa Instagram ko, meron akong shinare na story na nagulat ako na papanood pala ng brand na yon. So, makeup brand siya na favorite ko talaga. And they got me as their endorser. At tawag dito as, kumbaga, social media is now, di ba? Ongoing now. Yes, ikaw ba active ka pa rin? Yes, like yung new endorsement ko ngayon. They were watching me sa Instagram ko. And ganun po nila ako kinuha. So that's launching, I think, next week na. At least, yung mga endorsement, okay pa din. Yes, kahit busy course, sa ano. Buhay na buhay tayo sa, ano, sa digital world days. Sa pagbabalik mo, sino yung mga gusto mong mga makasamang mga artista? Yung mga new, mga love teams, di ba? Mga usa yan. Oo. Ang hirap kasing pumili eh. Pero, depende rin sa trabaho. Of course, hosting is my first love. Mm-hmm. Dream kong naka-host yung kaibigan ko, matalik na kaibigan ko, si Luis. Ah, okay. Pero, ganun, for fun lang.
To your ma'am, gusto mong, I mean, hindi pa rin kayo nakakapagtrabaho in one movie. Nakakahiya po, hindi ko po yata kakayanin yun. Hindi ko po kakayanin, na-try ko na po with my papa, ayoko nang ulitin. Why? Di ba meron bang ang planong na tatlo kayo dapat? Medyo parang kakaiba nga rin po na sa isang pamilya po, lahat artista. So, okay na po yung buhay namin. Parang reality show na nga po yung buhay namin eh. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Anyway, pinapanood pa rin naman ng tao. Parang sinusubaybayan na parang show yung buhay namin, di ba? So, okay na po yun siguro. So, ibig sabihin si Frankies, kapag kala namin magtutuloy siya ng showbiz or something. Ngayon, parang hindi muna rin. Masyadong alam yung plano ni Frankie pagdating sa showbiz life niya. Ang alam ko po, meron po siyang magazines na ma-feature siya in the next few months. And at the same time, mahilig po siya kumanta eh. Kanta po. Oo nga eh. I think, katulad ko, ako pinagtapos po muna ako ng college bago po ako pinayagan magtrabaho. Minsan nga po ang daya kasi parang ang dami nilang pinapayagan pagdating kayo na Frankie. Unfair ba? Hindi naman. Masaya ako for them. Stacey, special ano na? A special question. Actually, yes. We're just going to ask some celebrities like you. If you could impart special tips, anything, any tips that you could impart to our viewers, yes. Whether it's a family or for your schooling. Saan po kayo? Actually, this is a parenting show's cable channel. Oh, okay po. And we're asking celebrities nga. It's a celebrity tips. Okay. If you could impart any tips at all. Makeup, cooking, wardrobe. Cooking ako. Dito po. Kanya po. Okay. Siguro, isa po sa mga napulot ko sa buhay ko po sa family ko is cooking. Pagkain po talaga. Obvious ba? Mahilig po kami magluto at kumain lahat. Kapampangan po kami. And yung lola ko po, lolo ko po, mga pinsan ko, mga kuya ko po, and mommy ko, nagluluto. Kaya po sa bahay namin, tinatry din namin, or bahay ko, kasi mag-isa lang po ako sa bahay. Mahilig po akong magluto ng mga ng mga favorite kong kainin sa labas. Tinatry ko pong ulitin sa house, gayahin. So, adobo, nag-adobo po ako kagabi. And yung kare-kare, hindi ko po natutunan, pero isa po yan sa mga niluto ng lola ko dati na sobrang sarap na gusto kong matutunan. Kamusta? Related na related dito na sa pinapromote ng tourism ngayon. It's... Yung sa kay Secretary Burns talagang matagal ko na siyang gustong ma-meet. And I'm such a fan of her work. Mag-thank you nga po ako kay Secretary Burns kanina sa sobrang ganda ng trabaho yung ginagawa niya. And I'm very glad to have met her today. And yung food tourism po kasi napakalaking bagay din. Kapag inisip po natin yung Thailand, tsaka Indonesia, mga Chinese food, Japanese food, alam po natin kung ano yun eh. But yung Filipino food po, parang ngayon pa lang siya totally pumapatok sa itong bansa. So nakaka-proud din po na nakikilala na yung mga calamansi, mga ube, dalandan. Pero push pa po, kaya I support this campaign. Tuloy pa rin ba yung parang ano mo sa mga kids sa UN? Yes. How was it now? Of course, my last trip there was to Marawi. And of course, we use food as a means to bring people to school. Yung mga kids natin, syempre, pag gutom, nahihirapan silang managdiri sa mga eskwelahan. And we will always be encouraging yung mga Filipino rin po na buti nga po may nutrition law na. So may batas na po tayo na nutrition law na talagang para sa kalusugan ng mga bata sa eskwelahan, kailangan pinapakain pa rin po sila para go lang sila ng go sa school, diba? Daisy, yung pinag-aaralan mo, in preparation for what? Alam mo kasi, ang pag-aartista, hindi natin alam, diba? Kung 100 years old ka na, kung magagawa ko pa din. So, I've always been very, very prayerful about yung mga, ano yung pwede ko pang business na pwedeng pang matagalan yun. Anong kind of work yung pwede mo gawin sa jewelry siya, pwede ko siyang kapag natapos ko itong course or itong diploma na to, pwede na rin po ako mag-appraise. Pwede na rin akong mag-buyer. And of course, hindi na po maluloko yung mommy ko kapag may nagbebenta ng mga
Diamonds kasi nandito na ako. Yeah. Mag-happy na ako. Yung ba isang purpose? Actually, doon po nag-start. Kasi sabi ko, ano bang pinenta sa'yo? Pili ka naman ang bili. What are you fascinated with jewelry? Yes. Stones, diamonds, and colored stones. Saan mo nakuha yung hilig na gano'n? Paano na-discover na, I like alam diamonds? Alam mo, sa work namin, bilang mga artista or mga celebs na maharap and nagbibihis lagi, syempre, you're into fashion. So, as a fashionista, you wear a lot of jewelry. And, di ba po lahat naman ng babae? Yes. Kung hindi damit. Jewelry. Yeah, accessories, jewelry, ganyan. So, since yung mami ko, collection niya yun, nangihinayang ako kapag may nakita ako na parang ang mahal niya binili, tapos alam ko na hindi naman ganun yung price. Ganun. So, minsan, it's really nice lang na passionate kasi kapag may gusto ka, ako pag may gusto ko talaga, inaalam ko lahat. How long are you staying sa Philippines? So, mga 3 weeks ako here right now. Itinatapos ko lang yung mga shoots ko for my new endorsement. And then, magazine shoots din ko. So, after my work here, balik ko ako ng New York. And when ko ulit namin makikita? Siyempre naman, mabalik naman ako. Meron pa akong event ng end of September. Launch ng... Yun na yung launch. So, makikita ka ng mga press din doon. Kasi they miss you so much, di ba? Mensahe mo na lang sa mga fans mo na nag-aantay sa pagbabalik ni Casey. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat sa hindi pag-iwan sa akin. I know na hawak ka may tayo. You've always been on my side and you've been on social media with me. Hindi niyo ako iniiwan and sobrang saya natin, di ba? Kasi lahat sinishare ko. So thank you for your love. Thank you for joining in on my adventures with me. Mahal na mahal ko kayo and a lot of things coming very soon. Thank you, Casey. Thank you.